Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioners. Tayo po ay magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin nyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nais nyo na ba itong malaman? Halina at atin na itong talakayin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Ang inyo pong mapapanood ngayon ay ang latest update ng second tranche ng 1,000 pension increase, kung saan kinwestiyon ng mga kongresista ang matagal na paggawad ng SSS sa kasunod na dagdag pension para sa mga SSS pensioners. At sa video po na ito ay binanggit na din kung kailan nga ba ang pinal na napagkasundo ang petsa na igagawad ng SSS ang kasunod na 1,000 dagdag pension. Ang debate pong ito ay pinangungunahan ng mga kongresistang naglakda at nagsulong ng 2,000 pension increase para sa mga SSS pensioners. Walang iba kung hindi si Bayan Muna Partylist Carlos Zarate. Atin na pong panoorin ang buong detalye. Marami nagtatanong, bakit hanggang ngayon yung dagdag na 1,000 na pension ay hindi pa rin inilalabas? Ano po ba ang, alam niyo po ba kung anong status nito at ano ang pwedeng asahan ng ating mga kasenior? At sino ang dapat managot dito? Ang mga kongresista ba o ang SSS ba? O sino ba? Sino ba ang dapat? Salamat, Sir Chuck, ano, dahil tayo ang pangunahing mayakdan yan. Naipanalo na yan ng mga seniors, no? At kung babalikan ko lang yung kasaysayan yan, nangako kasi ang liderato ng SSS dyan, no? Dahil sabi nila, hindi namin pwedeng kayang i-implementa yung 2,000 kaagad, no? At that time, ang presidente pa ng SSS ay si Dean Amado Valdez. So nakiusap sa miyembro ng Kongreso at pumayag naman din tayo para ma-implementan na lang yung matagal nang hinihingi ng mga senior citizens natin na pensioner ng SSS na gawing 2 tranches yung pension na yan. So yung first tranche ay naibigay, kung di ako magkakamali, nung January of 2017. At ang commitment nila ay ibigay kaagad yung pangalawa. In fact, ang tinitingnan namin doon ay 2019 na pwedeng maibigay yung meron silang window na maibigay na yung second tranche. Pero hindi pa rin nila na ibibigay yung second tranche. And during our last hearing, kung matatandaan ko, ay napaka-vague nung mga sagot nila, no? Na isa nga sa hiningi nila noon, amendahan yung kanilang charter. Pinayagan naman ng Kongreso. Pero hanggang ngayon, hindi sila nag-deliver doon sa kanilang commitment na magbigay ng dagdag pensyon, no? Una, ano bang nakikita natin? Ano sa mga maraming pagdinig, ano nakita natin dyan sa SSS? Una, yung kanilang membership base ay talaga napakaliit. So sabi namin, kailangan magparami kayo ng miyembro. No? Nasa mandato naman ninyo yan. Pangalawa, dapat kumulekta kayo. Mangulekta kayo doon sa dapat ninyong kulektahan. No? At pangatlo, isang nakikita nating problema, ang dami nilang mga pending na mga kaso, that's 100,000 cases, no, mga collection cases nila na hindi nila na-dispose, no. The average at the time nung magkaroon ng pagdinig sa Kongreso, ang sabi nila ang na-dispose lang nila 1,000 kada taon. So can you imagine if you kung meron kang 100,000 cases at 1,000 lang yung na-dispose mo kada taon, 100 years, kailan mo matapos yan? 100 years, no? So yun ang sabi na mag-institute kayo ng mga reforms sa loob mismo, at nag-commit naman sila. Isa pa, marami silang non-performing assets dyan, no? Yung SSS, maraming mga condominiums, na siyempre yung iba na hindi na makapagbayad, properties yung binayad sa kanila. Sabi namin, you're not into the business of, you know, acquiring assets. I-dispose ninyo yan. Anyway, sa napaka naming reforma na gusto nating nag-commit sila, hanggang ngayon ay sabi nila kulang pa rin, no? At hindi pa, marami pa rin silang hindi nagagawa. Kaya doon sa tanong, sino ba ang sisisihin natin dito? Ang liderato ng SSS, no?
dahil hanggang ngayon, yung commitment nila, hindi nila dinideliver doon sa ating mga senior citizens, no? Although, ang kanilang fallback dyan ay congressman. Ang sabi naman namin, kung kakayanin yung second tranche, pwede ibigay na kagad sa 2019. Pero kung hindi pa, ang si pinakasigurado na sa January of 2022. January of 2022, 1,000 nga lang yan. Napahirapan niya pa, no? Ang status ngayon, naghain tayo uli ng House Joint Resolution number 1. Pending pa yan sa committee, no? Hopefully dito sa second regular session namin, dahil tapos na yung first regular session, ay mailusot na ito, mapasad. Actually, ano lang naman itong House Joint Resolution na ito ay i-implement na lang yung second 1,000, no? Although maraming na nag-a-advocate ngayon, kailangan siguro may panukalang batas na naman, nataasan ang pension ng SSS, no? Pero ang hinahabol muna natin ngayon, may implement muna yung second tranche, no? Dahil itong pagkapasa naman ito ay joint hindi lang naman House kundi Senate, no? So in fact ang Senate ngayon ay meron na ring panawagan na ganyan na i-implement na yung second tranche na commitment ng SSS dito sa pension na ito. Ang unahin nga palang nagsulong ng usapin ng increase sa social pension ay sina Aloy, ano? At mas maaga pa nung panahon pa yata ni Kong Neri, no? Ni Kong Neri, no? Kaya matagal na nating kakampi itong bayan muna sa pagsusulong ng interes ng mga manggagawa at ng mga senior citizen na kasali sa SSS. Kaya mga ka-senior, ang problema po ay wala na po sa Kongreso. Huwag niyo pong habulin si Kong Zarate at saka si Kong Salo. Hindi na po sila ang kailangang managot. Ang kailangan pong managot, ang kailangan nating singilin ay ang mismong liderato ng SSS. Malinaw po ba, mga ka-senior? Malinaw na. Kakampi po natin sila kasi gumagawa sila ng mga House Resolution para puwersahin ang SSS na gumawa ng action. Kasi napapansin natin, nakailang palit na ng liderato at management ang SSS. Baka naman may inherent dysfunctionality sa loob ng SSS na dapat gamutin. Baka naman yung mga masyado nang tumandang mga tao dyan ang nakakasagabal sa pag-unlad ng SSS. Baka kailangan i-revamp ang SSS. Kasi alam nyo, ako sa trabaho ko po ay nagmo-monitor po ako ng mga labor market situation at saka mga social safety net sa iba't ibang countries. At nagtataka ako kung bakit yung ating SSS ay perennially namumroblema, no? May chicken and egg situation yan eh. Hindi sila makapagtaas ng membership dahil walang tiwala ang mga tao na magmiyembro sa kanila. Dahil maraming manggagawa, lalong-lalo na kasi hindi natin mapanghawakan yung mga nasa informal sector, hindi natin sila mapuwersa na sumama sa SSS. Ang nahuhuli lang ng SSS, yung mga permanenteng empleyado ng mga pribadong kumpanya. Pero yung mga milyong-milyong Pilipino na nasa informal sector na may mga kakayanang magbayad sa SSS ay hindi pumupunta sa nila. Kasi ang issue nito, tiwala. Ang aking pamantayan dyan eh, bakit umuunlad itong mga pension funds na mga pribado, itong mga Manulife, itong mga Sunlife, itong mga Insular Life, ang laki-laki na ang kinikita nila. Bakit hindi mapapunta sa national system? Kasi walang tiwala ang tao. So it's also a question of trust. And I think Congress can do something to revamp SSS if they are not able to deliver. Atin na po munang tatapusin dito ang inyong panonood. Sana nga po ay may gawad na ang second tranche ng 1,000 pension increase sa mga SSS pensioners sa January 2022 dahil malaking tulong po ito para sa kanila, lalong-lalo na sa mga SSS pensioners na maliit lamang na tinatanggap na pensyon. Matagal po nilang pinagtrabahuhan ang pensyon nilang ito, kaya ibalik po sana natin sa kanila ang pabor upang kahit papaano ay maramdaman nila ang kanilang pinaghirapan noong sila ay nagtatrabaho pa. Kung sang-ayon po kayo, i-comment nyo na po sa baba at atin pong babasahin isa-isa.
At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!